business. Ano, yung bago matapos yung taon na to, maka 400K tayo. Opo. Sino ba yung hindi? Shout out po kay Taong Dala. Ay, Taong Dala, idol. Shout out po sa iyo. Mabuhay po kayo. Alright, isang magandang at mapagpalang araw na naman po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre mga kaibigan, sa ating mga kaibigan OFW, kumusta po kayo dyan na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pagbibigyan ng reaction video ay ito pong pagninegosyo ni Biday Anwaray. Kung inyo pong matatandaan, nagkaroon po sila ng suggestion para kay Kabusiness na nagnanais na silang maghiwalay. Dahil dito, umani ito ng magkabilang opinyon, iba't ibang klase ng opinyon. Subalit, karamihan po sa mga Kabusiness family at silent supporters ay nagsasuggest na sana huwag maghiwalay. Bueno, ito po ang magiging tema natin, pero tulad po ng sinasabi ko sa inyo, sana po ay samahan niyo ako, ating pong bibigyan ng reaksyon ito, at pagkatapos po mga kaibigan, bigyan niyo naman ako ng isang komento. Subalit, bago po ang lahat, sana po aking pong dinadalangin at patuloy na hinihiling sa inyo, suportahan po natin si Kabusiness. Kung hindi ka pa po nakasubscribe, sana po i-follow na natin, i-subscribe na natin ang kanyang channel. Sa ngayon po mga kaibigan, tayo po'y natutuwa, 381,000 na po ang kanyang subscribers. Yes! At syempre si Papa din sa mga kaibigan, sa layunin din natin makuha ang kanyang silver button. Sa ngayon po ay 96.1 na po. Ano? Ah, grabe! Tuloy-tuloy lang po mga kaibigan hanggang sa maabot po natin ang ating goal at layunin na sana ay makuha nila itong mga award na ito, nang sa ganun po ay mas lalo pa silang magpursige at mamotivate sa larangan ng pagtulong. Bueno, mga kaibigan, ito na po. Panoorin natin ang isang ang clippings na ito mula po sa videong kung saan nag-uusap po si Mr. Kabusiness, si Mrs. Kabusiness at ang mag-asawang Biday Anwaray. Ginawa natin yan as a partnership kayo, okay ba? Ibig sabihin, dapat yan, magkatuwang kayo, no? Yun ang para sa akin. So ayun mga kaibigan, maliwanag po yung sinabi ni Mr. Kabusiness, partnership. Alam nyo ho, mga kapatid, sabi pa nga, sa larangan ng pangnegosyuhan, meron tayong tinatawag na sulo, entrepreneur, yung ikaw lang mag-isa, pag-aari mo, at meron tayong tinatawag na korpo o itong tinatawag na partnership. Sa sistemang ito nila, Biday at Waray, although maliit pa lang yung negosyo, pero sa aking pananaw ay isa ito sa kanilang pagsasanay. Kumbaga, sinasanay na sila ni Kabusiness kung paano magkaroon ng isang partnership business. Isa rin dito sa nakikita ko ay ang layunin ni Kabusiness dito ay para mas mapaigting pa ang relasyon ng dalawa. Kasi nga, nakikita pa lang sila noon sila ay bumalik galing sa Mindanao, di po ba? So ito ho ay isang magandang pamamaraan para maplantsa, ika nga, yung kanilang mga karakter, yung kanilang mga attitude at mas lalo pang mabuild. Pero sa kabilang dako, sabi nga ni Kabusiness, ito lamang ay isang kumbaga libangan. Libangan pa lang ito ha, mga kaibigan. Well, ang tanong, magkakaroon ba ito ng posible bang magkaroon ng isang malaking negosyuhan? May opportunity ba ito? Yan po yung ating tatalakayin, ano po, sa pagpapatuloy ng ating pong reaksyon. Pero pakinggan din naman natin ang side ni Mrs. Kabusiness. Masasabi ko sa naging plano nyo, para sa akin, kasi ngayon nga sabi ni Papa Kabusiness, ipinagkaloob namin sa inyo, dalawa kayo. Ngayon, ang akin, hindi sana maganda yung magkaroon. Ayun, so tumbok diretsado mga kaibigan. Tama nga sinabi ni Mrs. Kabusiness, di sana maganda yung maghihiwalay. Una ho mga kaibigan, ang iniiwasan natin doon, kung maghihiwalay kasi sila, maaaring sa una ay okay.
pero habang tumatagal, pwedeng maging anay yan ng hindi pagkakaunawaan. Bakit? Kasi syempre, papano na lang kung ipagpalagay natin kumita si Biday, si Waray ay hindi kumita. So, magkakaroon ngayon ng pagkakataon na, uy, kaya pala ganun, kasi ganun, kasi ganun. So, maraming mga posibleng mangyari. Although, hindi naman natin inuunahan sila sa kanilang attitude, paano nila i-handle ang ganitong mga challenges kung sakaling dumating. Pero, ang sa atin lang, ipara maiwasan. Kasi, posibleng mangyari ang mga ganyan. At dahil doon, so, hindi na sila magiging maayos na magkasama sa bahay, di ba? Okay, tuloy tayo. Ang akin, magtulungan na lang. Yun, magtulungan. Di ba ng akin at yung isa? Bigyan na lang yung isa ng dapat niyang gawin. Bawa, sa gabi, pwede naman niya nang gawin. Hindi yun ang gagawin niya. Kumbaga magkaroon na lang ng pinaka-assign na ito gagawin mo sa ganito. Ayan. Ayan. Okay. Isa kasi sa rason, di ba, ni Waray ay nahihiya siya, no? Dahil sabi nga niya, nagtatrabaho na si Biday, nagtatrabaho na si Bay Papaya, pero sila hindi pa minsan kasi inasikaso pa nila yung anak nila. Tama yung suggestion ni Mrs. Kabusiness, division of labor. Kumbaga, halimbawa, kung andyan na nagtatrabaho sila Bay Papaya at si Biday, and then inasikaso pa nila yung anak ni Waray, siyempre may anak sila, pag okay na, pwede naman sabihin na, sige, kami naman ni Intoy, pwedeng pahinga na muna kayo or mag-ano muna kayo, mag-asikaso din naman kayo ng inyong mga gawain doon. Pwedeng ganun. Eh, ito naman, no, kaya nga sinasabi ay training. Eh. Kaya nga sinasabing partnership. Nasa arrangement lang yan. Nasa bigayan lang kung paano mo inihandle. Ang pinaka-importante, huwag lang magsilipan. Ano? Magsilipan na, teka, madami yata akong nagagawa, ikaw wala. Kasi pag ganun na ang usapan, doon nag-uumpisa ang hindi pagkakaunawaan. Sa iyo, para hindi na kayo magkahiwalay ng panila. Halimbawa, sa umaga, ito pwede ka ng kamilos, diba? Hindi na lang ang gagawin mo, yun yung part mo na gawin. Sa kanya lang, pwede naman yung gawin sa gabi, na tulog niya si Edso, gawin niya. Tapos, sa pagtitinda naman, sa iyo yung magka-assign din na ikaw taga-iyaw pag may bibili or ikaw yung nag-prito. Yun, no? Diba? Division of labor. So, kung paano nila gagawin yung task, para at least, kahit paano, nagagawa pa rin nila yung, kasi, meron din silang mga trabaho pa rin, di po ba? Kailangan magawa pa rin nila yung kanilang mga trabaho. So, dito, magandang pamamaraan yan. Napakaganda. Alam mo, napakagaling magpayo. Siyempre, sa kabiteranan na lang ni Mrs. Kabusiness, no? Dahil nga, pinagdaanan na nila ito. Di po ba? Nung una, ito ang business nila. So, alam na niya kung paano. At maswerte. Napakaswerte ng dalawang mag-asawang ito. Na at least, nandyan sila, ginagabayan sila ni Mr. and Mrs. Kabusiness. Dahil, kumbaga, yung experience na na-encounter ni Mr. Kabusiness at ni Mrs. Kabusiness ay ipinapasa sa kanila para maiwasan na yung mga bagay-bagay na posibleng mag-uwi sa hindi pagkakaunawaan. Yun pa rin. Tapos yung sinasabi niyo naman sa pagbibili, mas maganda niya, bago kayo bumili, ilista niyo muna. Bago umalis ng bahay. Ito mga kaibigan, may point lang ako na gustong i-highlight. Ano po? Ito ho ay kumbaga, di ba sinasabi natin, corpo, partnership. Although maliit na tindahan pa lang yun. Pero, ito nga ay kaparte ng pagsasanay. So, meaning, dapat, kasi di ba sabi ni Biday, kung mayroon siyang bibilhin na ayaw ni Waray, hindi na lang siya umiimik, hindi na lang siya bumibili, hindi na lang nila binibili. Mali yun. Huwag nilang hayaan. Ang punto ko rito, mga kaibigan, dahil partnership ito, dapat pag-usapan nila. Huwag nilang hayaan na, kumbaga, mapunta na manahimik na lang. Kasi yan ay magiging anay. Paunti-unti yan eh, pero palaki ng palaki yan. Magiging anay yan sa hindi pagkakaunawaan at pagsisilipan. Kailangan, dahil partnership yan, magsalita sila. Halimbawa, Witika, kausapin niya si Biday, si Waray. Witika, bakit ayaw mo pala ng ganito? Kasi ako parang gusto ko. Ano ba yung nakikita mo doon? So, pwedeng mag-voice out si
waray ng kanyang punto, bakit ayaw niya. Magbo-voice out naman si Biday ng kanyang punto, bakit gusto niya. At then, magkatatagpo sila sa gitna kung saan sila. So it's either, kung halimbawa, hindi man nila, ano yan, maghanap sila ng alternatibo na produkto na pwede nilang ibenta. Ang pinaka bottom line is nag-uusap sila. Kasi, ang partnership na negosyo ay mayroon kang sinatawag na equal opportunity. Parehas kayo ng boses. Hindi pwedeng ang isa ay, uy, mananahimik na. Yan ang pinakamasama. Tanda nyo ha, Biday and Waray. Ito ho ay payong kapatid lang. Tanda nyo, hindi ho maganda yan, Biday, na mananahimik ka na lang. Hindi naman masama ang magsabi. Ano po? But in polite manners, pwede mong sabihin yan. Pwede nyong pag-usapan. Tanda ninyo sa partnership na pag-handle ng isang negosyo, mas mainam yung nagbibigay ng suggestion ang bawat isa at pupulutin ninyo yung mga punto na pwedeng ikalakas ng inyong negosyo. Huwag nyong hayaang sasabihin natin na manahimik na lang. Mali po yun. Kasi yan ang magiging anay. Kung mananahimik at mananahimik ka na lang, mabubuo yan eh. Mabubuo at mabubuo yan. And magiging apoy yan. Na pwedeng magsilab sa hindi pagkakaunawaan ninyo. Doon na papasok yung misunderstanding. So, magkakaroon na kayo ng hindi magandang relationship. Palang sa bahay, may isa na kayo kung ano yung dapat yung bilhin. Tapos pag-isipan nyo, then, madali lang naman yun kung kailangan bang bilhin o hindi. Nasa, mas maganda talaga nakalista para kung ano yung ingredients nyo, yun lang. Yun, tama yun. Bago umalis, mag-usap na sila sa gabi. Mag-usap na sila. Bibilhin natin? O ano yung bibilhin natin, Waray? Ano po yung mga pwede nating bilhin bukas? Mga ganun. Para, panglarga nila, nakaayos na. Pangalawa, makokontrol nila kung magkano yung perang ilalabas. Kasi, mainam din para sa kanila na mayroon silang monthly inventory. Oo, magkano ba yung kinita nila? Dahil sabi nga ni Biday, sabi nga nila, di ba, meron silang mga pangangailangan na gusto din bilhin, na nahihiya silang bilhin dahil hindi nila, yung pera, hindi nila hawak yung pera na sa pansarili. So, kung ganun sa ganun pamamaraan, bakit hindi kayo magawa ng inventaryo every end of the month at ipapaalam ninyo kay Mrs. Kabusiness na ito, kumita kami ng halimbawa 3,000, pwede bang gamitin namin yung ang perang ito na kinita. So ang gagawin nyo, pwede nyong paghatian yung 3,000, halimbawa tiga 1,515 kayo, and then maglagay kayo ng additional puhunan. O sige Biday, yung 500 ilalagay natin, hating 500 tayo, bali mayroon tayong dagdag puhunan na 1,000. So yung 1,000 naman, yun na yung inyong panggastos. Sa ganun lang, kasi maliit pa naman ito, ano. Ito ba yung sabi ko nga, parte ng training. Pero ang pinakamaganda dito mga kapatid, mayroon akong narinig o na mayroon akong napasadahan na napakagandang salita na sinabi ni Mrs. Kabusiness. Tuloy lang natin. Mas maganda po kasi mga kabusiness, yun nga. Kaya nga tinawag natin Biday at Waray. Kumagay ang pinakaanin ng dalawa. Okay, nakita nyo? Sinabi ni Mrs. Kabusiness, Biday at Waray. Ibig sabihin mga kaibigan, ako para sa akin, ngayon pa lang, nagki-create na ng trademark itong dalawa. Ang tanong, pwede kaya ito maging malaking negosyo? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo mga ginigiliw kong mga kapatid na ka-business? Hindi ba? Meron ba kayong naaamoy? O di ba? Trademark ang kini-create ngayon. Biday and Waray. Ibig sabihin, may posibilidad na magkaroon ng isang malaking negosyo dito. Ang tanong, pwede kaya? Aba, nako, tuloy tayo mga kapatid. Samahan nyo, paano kapag nag-iwalay? Walay ko ba? Hindi na Biday at Waray. Tama. Paano kung gusto natin palaguin yan? Basta kayo sa may pwesto. Ayun na. Diba? Paano kung palaguin yan? At sinabi niyo, may pwesto. Ito yung punto mga kaibigan na gusto ko eh. Alam niyo kasi kung bakit. Ako sa nakikita ko, itong negosyo niya, kaya ako sinasabi na part ng training eh. Tinitrain lang sila kung paano i-handle yung tinatawag na partnership business. Bakit? Kasi alam niyo, ako sa nakikita ko, in my personal opinion, pwede silang lumabas eh.
Tama ang sinabi ni Mrs. Kabusiness at gumawa ng pwesto. Ang tanong, magkiklik kaya? Ako para sa akin, posible. Napakalaki ng potensyal na mag-click. Bakit? Una, siyempre, ibablog yan ni Kabusiness eh. Makikita yan ng marami, di ba? At may posibilidad, siyempre tayong mga followers, pwede naman tayong pumunta doon at tangkilikin ang kanilang negosyo. Eh kung halimbawa, malaking ano yan, mayroon na silang kain-kainan, no? Eatery, di ba? O, di po ba? Magluluto na sila. Eh ngayon, ang potensyal ng social media, ang laki. Hindi ba? Pwedeng-pwede tayong mag-order sa social media. O, paganahin nila. Pwedeng mag-order, isang click mo lang. O, ang bayad mo, pwedeng sa GCash or kung saan. Tapos, ipahatid mo, lalamob. Di ba pwedeng ganun? Sistema ang kailangan dito. At sa tingin ko, itong negosyo nila, kaya nga parte ng training, dahil pwedeng mangyari. Posibleng mangyari sa isang malakihang negosyo. Ang kailangan lang dito ni Biday at Waray, maunawaan nila. Papano yung tinatawag na partnership business? Pangalawa, makita nila ang opportunity. Kasi kumbaga, ang binigay lang ni Mr. Kabusiness at ni Mrs. Kabusiness ay isang liwanag eh. Parang isang liwanag lang. At nasa kanila yan kung paano nila i-develop yung liwanag. Kasi yan yung mag-motivate sa kanila eh. Dapat maisip nila yun na, wow, oo nga, ano, pwede palang ganito, pwede palang ganito. At habang ginagawa nila ang negosyo, mas maaring magiging masaya si Kabusiness at si Mrs. Kabusiness kung lalabas yan sa mga suggestion nila. Dahil indicator yan na natututo na sila, and at the same time, isa yung indicator na nag-iisip sila kung paano mapalago ang negosyo. Napakalaking potensyal. Andyan po ang Kabusiness family na pwedeng sumuporta, Biday and Waray, sa inyong negosyo. Dito lang po sa Metro Manila, napakadaming mga followers. Pwede naman kaming pumunta dyan kung sakaling may pwesto na kayo. Ngayon nga lang, eh, very excited na kahit ako, mga kapatid, gustong-gusto kong sugurin doon sila eh, para man lang makabili, no? Para man lang makapunta. Siguro, well, isang araw, baka magulat kayo, andoon na rin ako at baka bumili na rin ako ng produkto nila. Pero, magiging mapadali yan, mga kapatid, na kahit hindi tayo pumunta doon, kung sakaling malaki na yan, syempre, pwedeng gamitin na yung tinatawag na pagbili sa online, ano, ipipindutin mo na lang yan, ang bilis niyan, i-deliver, babayaran sa online, eh, hindi ba ito ay isang malaking opportunity ng pagtitinda para sa kanila? Well, sana po, Biday and Waray, ay alagaan po ninyo itong negosyo na ibinigay sa inyo, ingatan po ninyo at alamin ninyo. Kailangan kasi, ang nakikita ko lang dito kay Mr. and Mrs. Kabusiness is malaman at maunawaan ninyo. Sa inyo din manggagaling yung idea kung paano papalaguin ang iningatang negosyo para sa inyo. Well, mga kaibigan, Miguel Love, shoutout po sa lahat. Hanggang dito na lamang, medyo mahaba-haba ng ating reaction video. At sana po, mga kaibigan, ay naibigan at nagustuhan ninyo. Miguel Love, shoutout to May Lusada. Miguel Love, shoutout po. The Sister Siblings, Delatory Vlog, kay Canoli, Miguel Love, shoutout po sa inyo. Michael TV Vlog. Ayan, at sa iba pa nating mga kasama. Of course, dyan po sa Team Ayuda Revive, Team Budol, dyan po sa ating Team Pima, at syempre sa ating pong Team Vulnerable. Maraming salamat po sa inyo at lalong-lalo na po sa mga Kabusiness family na sumusuporta din po sa ating mga video. At thank you nga pala sa lahat ng mga nag-comment doon po sa ating video nung nakaraan po. Ang nakakataba po ng puso yung inyong pong encouragement, ano po, na ipagpatuloy ko ang pagbibigay reaksyon para kay Kabusiness at kay Papa Dins. Lalo na po ngayon na mayroon po tayong layunin na sana maabot din nila itong kanilang siyempre mga nais na maabot, mga kaibigan, at magiging masaya ang Kabusiness family kung makukuha na nila ang kanilang ang kay Papa Dins, yung silver button. Ako nga po, mga kaibigan, ang sabi ko, si Kabusiness sana maabot niya yung 1 million subscribers, pero sabi nga niya kahit 400 lang sa taon na ito, sobrang saya na niya. Okay, hanggang dito lang po muna ang ating reaction video, mga kaibigan. Sa inyo pong lahat, ugaliin lang po natin laging magdarasal sa pong may kapal. Siya po ang laging gabay. Maraming salamat and God bless. Bye-bye sa inyo, mga kapatid.
yeah.